Sana naman gaganda pa ako nito. Look so ugly. Guys, I look like a chipmunk. I miss mama na sa dito. Oh my God, tama ba yung decision ko? Guys, this is Jelly, and thank you so much for checking out this video. This video is about my rhinoplasty surgery, and I just want to set a disclaimer that my journey would absolutely be different from your journey, from your healing stage. Kasi kwento ko lang, guys. So, before I had my rhinoplasty, actually may schedule na ako. So, parang few months or few weeks na nag-research na ako ng mga rhinoplasty journey. So, yes, helpful talaga siya. So, syempre, hinanap ko yung same ng doktor ko. Because probably may similarities, ganyan. Yun yung mindset ko. So, yung mga nakita ko, isang lady na nagpa-rhinoplasty kay Doc Joyce, parang ang ganda kasi wala siyang bugbog sa mukha, ganyan. Tapos parang sinabi niya na kadalasan sa mga patient ni Doc Joyce, wala talagang mga bugbog. So, nag-expect ako na wala din akong bugbog. But actually, what happened is iba. So, tinanong ko yan kay Doc Joyce na, "Doc Joyce, possible ba na wala akong bruises kapag mag-heal na ako ganyan?" And then, yung sinabi niya is, depende talaga yan sa tao kung bubugin ka, kung nagpe-period ka. So, ako, knowing na may bugbog talaga ako kadalasan sa legs, ganyan kapag nagpe-period ako sa braso. So, nag-expect na ako na may bruises ako, magkaka-bruise ako. And, true enough. May bruise talaga ako, guys. But, yun siya. So, disclaimer lang na itong makikita nyo na isi-share ko ng journey would be different from your journey. But, ang nakaganda lang, sigurado na si Doc Joyce, magaling talaga siya na doctor. She is an ENT, so ears, nose, throat specialist siya. So, trust the process lang mga sis. May mga times na roller coaster yung journey. May times na masaya ka. May times na ang lungkot mo, ang depressed mo, ang paranoid mo. Magsisisi ka kung ano yung ginawa mo sa mukha mo. But, just trust the process. And, ultimately, ginawa mo ito. Walang pumilit sa'yo, ginawa mo ito, not to please other people, but for yourself, ultimately. Kung alam mo na mas magiging masaya ka, kung alam mo na magandang epekto nito sa'yo, sa future mo, and even in the present, if alam mo na makapagbibigay to ng greater opportunity for your personal growth and your career growth, and wala kang maaapakang tao, go for it. Okay? And yes, so yun, isi-share ko sa mga videos ko about rhinoplasty, yung mga healing stage ko, 1 week, 2 weeks, preparation before rhinoplasty, emotional, physical preparation, and yung mga post-operation. And so yun siya guys, so I hope na kayo na nakapanood itong video ay papanoorin niya itong video na to and sa mga susunod ko na video about rhinoplasty. Yun lang. Enjoy watching. Hi guys! So, right now, katatapos ko lang mag-work. At ayan, laptop down. Hi guys! So, mga 8 hours na lang to go before my rhinoplasty procedure. And nakaligo na ako. And kapag-ayos na, nakapaglinis na ng tenga. Kasi of course, dito kukuhanin yung buto para sa ilong ko, guys. So, lapit na. Excited! Hindi ka naman natatakot. No. Uy. Hindi takot yan. Tingnan tayo pa. Ang ganda po.
Gusto mo ko na talaga. Yeah. Pagkatapos na po ng procedure ko, hindi ko pong magalaw yung bibig ko. Sobrang nagulat. Nahihilo-hilo pa ako pagkakatayo, naglalakad, nilalamig. So far yun lang talaga. Walang sakit. Zero talaga. Structural rhinoplasty with EPTFE 6mm. Yung implant sa'yo is 6mm. Hindi ka ganyan ito para. We use Gore-Tex. July 27, kami 28. Rest for 7 days. Pero pwede naman ganyan yung mga normal na ginagawa. Huwag lang magbukat ng kabigat. At ang may pressure is... August 3, next Thursday. Okay? Between 8 and 9. Since walang allergy sa gamot, naiintim ng gamot, antibiotics is ciprofloxacin. One tablet every 10 hours, 8 meals for 1 week. Kailangan may kain mangha, mamay pag-uwi mo, pwede ka nang kumain sa naman ng gamot. May pernamic acid for big reliever, one tablet every 8 hours as needed for pain. Okay? Ipag-uwi mo siya ba? Yes. Pwede yung cases ng citro. Okay, yung false way, kapag nag-inose mo, pwede mo itong gamitin. Okay, bukas mag-i-start. Pwede ka mag-inis na, bukas ng umaga. Pwede ka mag-inis sterile water na. Ano po ba? Sterile water, PNSS or distilled water. Pwede mo lang sakat, i-dip mo itong cotton applicator, linis mo loob ng nose mo. Mag-inis mo na, alam mo na lang mo na bumubudugo. Kapag flat. Pero na hindi naman flat, ayaw mag-nasal spray, okay lang yun. Okay, kasi nakapag-inis ka ang importante, then apply na antibacterial ointment. Mag-turis ng ointment sa loob, yan. Gamit din yung cotton applicator. Every day yun po yan. Every day, twice a day. Morning and evening. Okay? May binigay akong extra gauze, just in case, extra lang po. Itong nasa ilalim ng nose mo, pwede mong tanggalin yung nilagay ko. Okay? Mamayang gabi, pag wala nang remaining blood, then pag ito hindi naman napuno na, pwede mo siya i-remove. Pero kung may remaining blood, sa puno na yan, pwede mo siya ipalitan. Extra lang naman ito. Ito na, nasa sayo na ito. Ha? So, mag-expect po ako na mag-blood siya. Yes, may remaining blood pa rin talaga yan. Kaya nadalagyan natin, pero kasi uwi kayo, kasi butuhulo pa. Kaya pag uwi mo, tapos mag-cold compress ka na sa tabal mo na. Ito yung sa meds mo, ha? May stress ka, yung sinabi ni doktora, dito sa cheeks, forehead, dito ng tenga. Ang compress is oras-oras is lang. Oras-oras, no, every 30 minutes. Okay, oras ka na, habang makaiga ka na nalagay mo sa lalagay mo, mag-cold compress ka. 2 days lang naman yun. Ika third day, warm compress na. Pwede ka nang kumain. So, food muna. Bawal mainit. Malansa, maanghang, maalat, iwas muna. Okay? May apple juice na hindi namin recommended. Nasa sa'yo kung gusto mo umiinom. Okay. Pero mag-base namin, dapat may kain ka. Opo. Okay, tapos? So, kailan po ang pwede namin ito? Nang buko? Opo. Actually, ngayon, hapag muna. If ever na si Shanta ng buko, Hello po. I think ready na ako. Pwede mo po ako magbigo. Basta, wang may hindi pwede mabasahin. Okay. 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 Yes. Okay. 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 Ay sobrang mabait. Na-appreciate ko talaga yung alam mo yung pag-build nila ng rapport sa patients nila. Mga doctor sila, Ma'am Joad, Dr. Seniors Pao, si Sir, ito ko yung lagay ng anesthesia. Mabait. Sobrang saya lang nila dun sa clinic. Tapos si Dr. Joy, sobrang bait. Alam mo yun, yung parang hindi ka matatakot. Okay? Intimidate, alagang-alaga talaga. Alagang-alaga talaga. So, paulit-ulit. So, yun na nga guys, may consultation kami ulit. Tapos, may mga finalization.
tinanong niya kung ano ba yung peg ko, ganyan. Tapos nag-usap kami. And then, nilagyan na ako ng anesthesia, ng sedation. Guys, so nakahiga lang ako doon. Tapos, nakatulog na ako. Hindi ko na namalayan, nakatulog na ako. And sobrang bilis. Kasi akala ko, pagkatulog ko, lalagyan lang na at tatanggalin lang ng cartilage sa ears ko. Tapos, lalagyan ako ng anesthesia. Ganun lang. Tapos, transfer na naman ako sa another room siguro for sa operation itself na. Tapos, yun, nagising ako kasi narinig ko na yung boses ni Dr. Joyce na, Ma'am Jel, tapos na po. Tapos, nasa isip ko, ha? Tapos na? Ang bilis ah. Ganun, kasi sobrang, sa akin ah, kasi napagkali, siguro, yun nga, sa pakiramdam ko, sobrang bilis na talaga. Kaya sabi ko, Dok, magic. Ganun nga mga paniwala kasi tapos na lahat. Parang wala akong naramdaman. 0/10 sa kung i-relate ko yung pain. Kahit nung sa ears cartilage ko, hindi ko naramdaman talaga. Pero actually, andyan na siya, guys. So far, wala pa eh. Sobrang comfortable ko pa ngayon. Wala pang sakit. Siguro mo dyan hilo-hilo lang. Nasa anesthesia. So yun, pag-ibising ko, parang nalalamig ako. Nanginginig sa lamig sa aircon. Kasi tinatayin nila yung aircon. Tapos nalipat ako sa ibang bed. So nagpahinga lang ng, nagpahinga ako ng ilang minutes. Tapos parang okay na ako. Tapos binigyan na, in-explain na nila yung nurse ko, yung mga medications. Ganun. Basta sobrang, sa pakiramdam ko, sobrang bilis lahat ng pangyayari. Pero natulog lang ako pagkagising ko tapos na ilong ko. Pero before ito nilagyan ng cask, nakita ko lang talaga yung picture na yung ako. Yun yung result niya. Sobrang masaya at natuwa ako. Sobrang plakado ito. At nagka-bridge na ako, guys. Hindi ko mukhaan yung sarili ko dun. So, yun siya, guys. Guys, so ito yung first meal ko after the operation. Natapos kami. Anong oras kami natapos lang? Kasi bilis lang eh. Oo, it took 2 hours lang. Dito kami ngayon sa condo. Tapos ito yung unang meal ko. Thank you, love. Shout out to my boyfriend for making my soup. So, bawal yung mainit. Kaya gumawa ng soup. Pero dapat palamigin. At saka bawal pa ng matatigas na pagkain. So, ito siya. So, ang sarap ng soup. Bawal pa na tumawa. Tapos medyo dumalabas-labas na rin yung dugo. Nagdi-drip na yung dugo dito. So, papalitan na lang natin siya maya-maya. Tapos, after nito, inom na ako ng gamot. Siguro pain reliever. Kasi mahirap pa igalaw yung bibig ko. Pero actually, sobrang masaya ako kasi hindi pa nagbo-bruise yung mukha ko. Diba mga nakikita natin iba, yung parang sobrang nagbo-bruise siya. Namamaga yung mukha. Parang konti dito, pero hindi talaga yung may bubog sarado. Tignan lang natin yung bukas, pero sana hindi. Hindi siya. Surprisingly, nakakahinga ako ng maayos. Kahit may ganito. So, okay naman. Bilang siya muna, guys. Bukas, pagkatapos nito, inom ako ng gamot. Tapos bukas, mag-start ng linis. At pertang, feeling ko tatanggalin ko ito pag puno na yung dugo. That's it for now. See you. Hey guys, so ito kagising ko lang and right now it's 2:11 a.m. So ito yung status ng mukha ko mga 11 hours from the time na nagpa surgery ako. So ganito siya, guys. Medyo may bruise ako dito sa parang
eye bugs na part. Ito. Kasi pangalawang, yung first ko na ganito, yung cover para sa blood dripping. Yung kanina, yung galing pa ako sa clinic. Tapos, pinalitan ko siya sa video kanina. Nakita niya kasi, may mga dimulas na plug na yung nose ko. Ito, ngayon, pangalawang palit to. Walang lumalabas na blood dripping kasi natulog lang ako kanina kasi hindi ko maintindihan, inaantok talaga ako after nung hapon, after nung surgery. So, yun siya guys. So, ito may bruising siya dito sa mata. And I'm expecting the worst na tomorrow na siguro mas lalala siya. Pero kung hindi din naman, di mas mabuti. Tsaka amazing na kapag salitaan ako ng maayos. Love. Kanina, ay kahapon, di ba? Parang yung upper lip ko, hindi ko magagalaw masyado. Tapos nahirapan ako magsalita. Ngayon, okay na. So, tingnan natin kapag makapag-ayos na ako ng kain. So, try na natin yung totoong pagkain na. Kung kaya na. So, ito lang. So, since kahapon, tulog lang talaga ako po. Tapos ngayon ako ulit mapag-tune ko. Friends, kaya siguro nag-juice na siya. Hi guys! So, right now, it's mga almost 6 a.m. na kahapon ako nagpa-surgery ng around 3 p.m. So, ang nakaganda is parang hindi na numb yung lips ko, nakakakain na ako kasi kahapon soup lang. Pag ngayon, solid food na. So, kinain ko sino at saka gulay. So, bawal yung malansa, bawal yung itlog, yung chicken, yung spicy. So, ito lang yung kinain ko ngayon, pero hindi ko masyado mumuka yung bibig ko. Pero nakakakain na, bearable, at saka okay na okay. Let's get it, tara kayo guys. Like a chipmunk. May mas mamanas pa ba dito? Oh my god, tama pa yung decision ko. Oh my god, I'm praying na hindi na lalala yung maga at yung bugbog. Kasi, usually naman kasi talaga kay Doc, hindi naman talaga nagbubugbog. But, tinanong ko sa kanya kung magbubugbog ba yung face ko. And sabi niya, depende talaga yan sa tao. Kung, kunwari, if nagkaka-period ka, bugbugin ka ba talaga? Alam mo yun, yung parang may mga pasapasa ka sa legs, sa braso. Ako, ganun ako. So, yun na, nag-expect na ako na, okay. So, bubugbog talaga yung mukha ko. Ito na siya. So, nilalagyan ko siya ng cold compress for... since Thursday, Friday, Saturday. So, hanggang Sunday, mag-heart compress na. Pero, oh my god. So, ano naman gaganda pa ako nito. Look so ugly. Sobrang dry pa ng lips ko. Sobrang manas. Manas na manas. Anong itsura niya dyan, love? I-describe mo ano itsura mo dyan. Siyang kaya nakatahi. Dry na, di ba? Hindi pa. Andiyan. Nag-sisipon ako. So, ganito yung mga questions na paano pag sinisipon, Doc? So, hayaan nyo lang talaga mag-drip yung sipon nyo. Ayan, kusa lang siyang lalabas, guys. And, grab a tissue and tap. Ganyan lang. Yan naman siya super mahirap. Ayan. Tapos kapag mag clog naman yung nose natin, lalagyan natin ng spray nasal spray. Thank you.
Cold compress tayo. Pagkita yung mga lunch to hapon. Kasi walang tingil talaga yung sipon ko, guys. Nandidrip yung water sa ilong ko. And nung una, manageable pa siya. Pero it cost too much of parang uncomfortable na talaga ako. Kasi mas okay kasi yung sipon na nandidrip lang lahat. But medyo struggle na kasi yung iba, hindi na lalabas. Alam mo yun, mas weird niya explain. Pero may mga konting sipon pa na naiiwan sa loob. Kasi ang hirap palabas kasi hindi naman tayo pwede, alam mo yun, suminga. And then, naubos na rin yung tissue ko na maliit na yung soft. So, yung nabili namin na bago yung tissue na malaki. So, masakit siya sa ilong. And nakakatakot kapag ipilit ko na yun yung gagamitin ko. Dahil baka magkusin siya ng sugat sa ilong. And guys, so may mga days na napapranin ka kung okay pa ba yung sugat, kung sugat lang ba siya, kung hindi ba siya nagnanana. So, medyo napapranin lang ako sa mga ganang bagay. And yung pamamanas na din sa mata ko. Hindi pa siya nagsusubside. So, tsaka-tsaka ko. And sa totoo lang, napapressure na ako na sana gumaling na siya kasi gusto ko na makapag-work na maayos sa Monday. Kasi ngayon, it's Saturday. So, bukas Sunday. So, may isang araw na lang. So, I hope mag-improve pa yung pamamanas ng mata ko, ng mukha ko. Kasi mag-record kami, mag-on kami. Kahit na I work online with an assistant. So, yun siya, guys. Nakakasad lang. I feel uncomfortable na talaga. And yung parang nakakainis. Nakaka-lose ng patience. And nagdasal na ako kanina. Nag-grocery na ako para hindi mag-infection. So, ganun lang. Trust the process. Trust God. Sana mag-stop na yung pagsipon ko. Para ano yun. Kasi concern ko kasi yung sipon ko. Kapag sipon ako ng sipon, tapos lagi ko siya pinupunas na may matigas na tissue. Kasi may natitira pa sa loob ng ilong ko. Baka magsugat-sugat yung ilong ko. So, ano natin mangyari yun. Hindi ko nga din alam kung ano yung cause ng running nose ko buong maghapon. I don't know if it's just part of the healing process or malamig lang kasi may bagyo or anything. So, tuloy-tuloy lang naman yung pag-inom ko ng product, guys. Yung mechanic, tsaka yung sa painkiller siya at yung antibiotic. So that's just the process and hope for the better. Sana tomorrow, maging okay na. And yun din, parang kanina, yung after, gusto ko din talaga makaspeak, makatulog. Para mas bumilis yung healing process. At hindi ako natulog, kasi maybe irritated na rin ako. But yung kapag nagsisipan talaga, nakainita talaga, uncomfortable feeling. And then also, yung papansin ko, kumakati yung nose ko, tsaka yung ears ko. Gusto ko siyang patihin, pero pinipigilan pa talaga. So, I feel na siguro yung sugat, malamang fresh na fresh pa siya. So, I'll be okay na siya bukas. Sana mag-dry na yung mga sugat. Sana wala na yung manas. Ang dami sana. Update ko kayo, guys. Pero itong yung manas ko ngayon. Sobrang ano na siya. Maglasan ako may kahapon. Tsaka yung upper lip ko, okay na ako. Pag-toothbrush na rin ako. Half-bat na rin ako. Nasipon lang talaga yung pagkos ng parang pag-iwan uncomfortable ko today. Sana makatulog ako. Oo, nakikita nyo naman guys na mukha pa rin akong chipmunk. Yung physical naman, as you can see guys, kahapon, di ba, parang sobrang stress ako, sobrang lungkot ko kasi manas pa rin talaga yung mukha ko, yung parang yung mata ko parang super, di ba, from my previous video from kahapon. But right now, guys, I'm so happy kasi malaki na yung mata ko ulit. Ayan, nadidilat ko na siya. So, also, guys, yung bruises, nakikita nyo, less visible na siya, guys. I'm so happy. Kasi, syempre, mag-work na ako bukas. Okay, kay Monday na. So, and naka-on-cam. Naka-on-cam kami, guys. So, yun yung concern ko na parang para kong tanga tingnan. So, thank you Lord
As in, super stressed ako kahapon, guys. And then, paranoid ako. So, nagdadasal ako ng rosary. Alam niyo yun, para makomfort ako. Na sana hindi magka-infection. Kasi parang may konting yung dito... Guys, pasensya na, okay? So, yung nakita niyo na parang ganyan. Thread yan, guys, okay? Hindi yan kulangot. Thread yan. So, tayo, pag naglilinis tayo ng mga... ng ilong natin... mas nag-improve na yung paglilinis ko ng ilong sa loob kasi nung first few, the first day, yung pinakita ko sa video, mabagal pa, mahina pa, very delicate pa, very fresh. Pero ngayon, parang mas may control na ako and mas hindi na ako natatakot kasi mas dry na siya. Ngayon talaga guys, dry na talaga siya. Hindi ko alam kung nag-heal na because of the healing or dahil sa aircon. So, ganun. So, mas comfortable na ako na linisin talaga siya. But, wala na talagang trace of blood. Ito na lang, yung parang thread. Pero, hindi natin yan tinatanggal, guys. Sila Doc lang yung magtatanggal niyan. Sila Doc Joyce lang magtatanggal niyan. So, basically, my mood right now, I'm just super happy dahil sa progress ng pag-heal ko. And... ngayon, nag-hot compress na ako pero masyado pa siyang mainit, guys. So, maya-maya. Hintayin muna natin. So, ano pa ba? Yun, yung lips ko, very ano pa rin siya, very dark pa rin siya kasi nga siguro very dry, ganyan. So, naglalagay pa rin ako ng Vaseline. Yung ears naman, di naman masakit. So, yun siya, guys. Parang sobrang happy ko talaga. Kasi, yun, nawawala na yung mga bug. Kala ko kasi talaga kahapon, parang wala nang pag-asa. Oh my God. Parang sobrang lungkot ko. Ngayon, ayan, parang mas okay-okay na ako, guys. So, yun lang. Super happy of the progress. And, hindi ako nagpa-pineapple, guys. Okay. Kasi, again, like I have mentioned sa previous video ko, hindi ako nagsusugar eh. So, parang 3 months na ako low carb, tapos hindi din ako nagsusugar. Nagsusugar lang, dirty keto yun ang tawag, kasi hindi naman clean, hindi naman 0% talaga. Minsan pinagbibigyan ko yung sarili ko. So, but super minimal na lang, so hindi na siya part ng like usual parang eating habit ko compared before. So, yun, hindi ako nagpa-pineapple, guys. Tapos, sabi ni Inas ko yan kay Doc Joyce na ano po bang alternative kung hindi pwedeng mag-pineapple kasi hindi po ako nagsusugar para ma-maintain ko yung low sugar ko. Sabi niya, no need na to buy anything alternative. So, ano lang. Yun lang. So, but, nagtitake ako ng vitamin C, guys. Para, hindi ko alam kung baka pakatulong din siya. But, I think nakatulong naman. So, yun, yung masasabi ko talaga, guys, nag-improve talaga yung pagwala ng bruises ko. Cold compress lang talaga. Like, cold compress as many hours as you can. Lagyan nyo lang talaga siya at mawawala na siya. And so happy kasi malaki na yung mata ko ngayon. Pero guys, yung itsura ko, chipmunk pa rin. Ayan. Tapos, yun na, yung pag-brush ko ng teeth. Comfortable na akong mag-brush ng teeth. Yung pagnganga, yung upper lip ko. The past few days, kasi hindi kasi talaga siya ma-open eh. Ngayon, medyo konti-konti, may progress. Pero hindi pa yung sagad na normal. So, sobrang happy ako sa nose ko. And super excited ako, guys. So, yes, thank you, Lord. Thank you talaga, Lord. And bukas, bivisit ako kay Doc. Kasi ipapacheck ko itong tahi dito sa harap na to. Kasi kapag pansin nyo naman, yung tahi ni Doc is nasa loob. So walang tahi dito sa gilid. Which is I'm very happy and very grateful. Kasi at least, ito na lang. Ito lang ni dito, yung tahi yung paproblemahin ko. Na sana hindi din magka-scar. But dito, secured na ako. So, thank you talaga, Doc Joyce. So, yun siya. So, again, thread yan siya, guys. Hindi yan kulangot. I make sure na nililinisin ko ng maayos. Distilled water. Before ako maglinis, nag-alcohol ako. Tapos, distilled water. Tapos,
Right after that, yung nasal spray ako para mas malinis siya thoroughly. Then after that, naglalagay ako ng antibacterial ointment. So, pansin ko lang talaga guys, kasi diba kahapon, like super ako na super sipon to the max runny nose. Ngayon, paunti-unti. But yes, again, it's part of the healing. No need uminom ng Nuzep. So, yun siya. But ano lang talaga, may binabili kaming tissue na ang laki, tapos ang tigas niya. So, my advice is, make sure pag bibili ka ng tissue guys, yung malambot, para hindi siya masakit sa butas ng ilong. So, yeah. Kasi, yun nga, parang kasing nadadry na nga yung nose natin, tapos pagpapahiran mo siya, yung parang masusugat siya ba? So, ganun siya. So, tapos, meron din akong face towel. So, yung face towel, hindi din siya nakakatulong kasi nakakatulong na siya pag salo na nagdi-drip ng runny nose. Pero yung pag sa loob, yun yung uncomfortable eh. Yung pag may mga sipon pa na naiiwan sa loob tapos hindi siya lumalabas ng pusa. So, kailangan mo siyang linisin para ma-relieve ka. So, ako walang ibang way na malinis talaga siya, matanggal siya, kundi cotton buds. So, very kalas ako ng cotton buds, guys. So, yun siya. I'm so happy right now. Sorry pa ulit-ulit. Lord, sana tuloy-tuloy na and sana walang infection. Mga discomfort na nafe-feel ko, yun pa rin, makate. Makate yung ears, makate din yung nose. Like, at this moment, makate yung gitnang part ko. But wala kang ibang way na gagawin, kundi tiisin siya, kasi nakakast siya. May minsan dito, kumakate sa ginaganyan ko siya. Pasimple lang. Pag hindi talaga mapigilan. Or minsan dito talaga sa gitna ng ilong ko. It's my 5th day of healing and i-update ko lang kayo sa nose ko. So, right now, the very significant change is nakabuka na yung mata ko, guys. Compared to the last few days, and hindi na manas yung mukha ko. Though, visible pa rin yung mga bruises niya. Yan, dito. Tsaka dito. So, yan siya, guys. Dito rin. And then, sa nose, I noticed na mas intact siya. Mas nag-heal na rin yung mga wound niya. That's why whenever I clean my nose, mas comfortable na ako. Hindi na compared no mga first few days, 2 days ago na parang fresh pa ng sugat. So, yan siya, guys. So, as well as previous days, yung mga tao na nakakakita sa akin, sila Alex, ganyan, sinasabi nila na, ang tangos na ng ilong mo, ganyan, ganyan. But actually, those mga previous days, hindi ko pa talaga ma-appreciate na feeling ko sa POV ko, same lang yung itsura ko. Kasi nakakas pa siya. But ngayon nga na medyo nawala na yung manas, hindi na yung parang sobrang swollen yung face ko. Napapansin ko na talaga yung bridge niya, na-appreciate ko na siya. May tangos na. My lips dry pa rin siya. So I still continue applying a Vaseline sa lips. And also, yung nose, yung wala talagang pain talaga. Ano lang, uncomfortable lang talaga yung parang itchiness dito sa gitna, dito sa gilid, ng nakaraang araw dito rin. And so, hindi ko ako nag-expect na magiging best friend ko ay ang cotton buds. So, whenever I nagsinisipon ako, ganyan, konting sipon lang, yes, compared past few days, sipon ako ng sipon. Ngayon, hindi na masyado. Konting-konti na lang sa inside sa nose ko. Yung alam mo, yung sipon na hindi nagde-drip, yung nandun lang siya sa loob. Medyo basa siya. So, and yung itchiness din. So, yung best friend ko talaga, kahit saan ako magpunta, is yung cotton buds. Kasi yung kasha sa ilong ko. And mas
I find it much more, I preferred it the most compared pag tissue. Kasi pag tissue, sobrang dry, tas matigas, tas nakaka, alam mo yun, baka mag-cause ng sugat. So, hi guys! So, pa-fresh lang. Today is my 6th day of my healing journey. So, right now, nagpa-salon na ako. Kanina, just to wash my hair. So, hindi na oily yung buhok ko. And, depende ba talaga sa inyo guys, kung kailan kayo magpapawash ng hair. I decided na yun. Kasi, busy nga from work, graveyard, after ko ng work, matutulog na ako kaagad. So, ganun lang, I don't mind na parang kailangan basahin ko agad yung buhok ko for a few days. So, ngayon lang ako naka-decide na magpawash ng hair because bukas, na magtatanggal ng cast. So, baka hindi ako abutin ng pagbukas ng mall kasi maaga ang pag-remove ng cast bukas. So, I decided to have it today na lang. So, progress check! Progress check. Ayan, pak-pak. May bruises pa ako, guys. Very evident pa. Siguro kasi hindi ako nag-pineapple. Hindi ko alam. Sabi ni doctor, okay lang naman na hindi mag-pineapple. No other alternative. So, pak na pak. Happy lang ako kasi nafe-feel ko na nag-heal na talaga ang aking nose. Ayan. Yung bruises na lang talaga. So excited! Bukas! Ano na lang? Yung mga concern ko na lang is constant pa rin yung pagkakate. Like today, ngayon. At the moment. Kate. Kate. So, konti-konti lang ganyan. Konti-konti kate lang ganyan. Ganyan lang. Tapos kapag sa loob, yun pa rin cotton buds. He's the best friend of everyone. Hi guys! So, andito na ako ngayon sa Meraki Aesthetic. Ang sobrang ganda ng CR nila. Tingnan niyo naman yung salamin, naka-figure as the nose. Yes. So, I'm just so excited na tatanggalin na yung cast ng ilong ko. I-re-recommend ko yung doctor mo kasi sobrang ganda. Wow, I-re-recommend!